Maring malwalhati ay darating na, puso'y buksan, awitan siyang maligaya. Sino ang hari na lengay, ano nga ba? Siya'y ang Emmanuel, pangako nung una. Ang haring malwalhati ay darating na, puso'y buksan, awitan siyang maligaya. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay Lunes sa unang linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon, ang bagong panahon ng pagsisimula para sa Pasko, ang panahon ng Adbiyento. Idalangin natin na kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, mapagbigyan din ang kahilingan at intensyon ng lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, lalo tigit si Tito Fel Carion, at ang para sa lahat ng kapayapaan ng mga yumao. Aaminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging dapat makinabang sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami maging masigasig sa paghihintay sa anak mong darating. Sa kanyang pagkatok, siya naway aming mapatuloy, sapagkat siya ang pinananabikan namin sa aming pagdalangin. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng propeta Isaías. Ito ang pangitain ni Isaías na anak ni Amos tungkol sa Huda at sa Jerusalem. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay namumukod sa taas sa lahat ng bundok. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito, "Hali kayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang mga daan
at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat sa Siyon magmumula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ng Panginoon. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsod ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Wala nang magsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Halina kayo sa bahayan ni Jacob at tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng Poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang hangad ng Poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang kapayapaan nitong Jerusalem, sikaping ang puoy, yaoy idalangin. Ang nangagmamahal sa inyo'y pagpalain, pumayapa nawa ang banal na bayan at ang palasyo mo ay maging tiwasay. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Dahilan sa aking kasama't katoto, sa iyo, Jerusalem, ang sabi ko'y ito, ang kapayapaan ay laging sumainyo dahilan sa templo ng Poon, ating Diyos, ang aking dalangay, umanlad kang lubos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang lahat po'y magsitayo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Halina't kami sa gipin, Panginoong Diyos namin, malulubos na manin ni. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagpasok ni Jesus sa Kapernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya. Ginoo, ang alipin ko po'y na paralisis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya, sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at ako naman ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo. At sa iba halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito at ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya. Sinasabi ko sa inyo,
na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganito kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaak, Jacob sa kaharian ng langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana at sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming. Sino po ang karapat-dapat para sa Panginoon? O naitanong ba ninyo minsan sa inyong sarili, ako ba'y karapat-dapat para sa Diyos? Sino ang karapat-dapat dumulog sa Diyos? Sino ang mga pwede lamang lumapit sa Kanya? Sino ang mga pwede lamang magsimba? Sino ang mga mayroong lakas ng loob na magdasal? Sapagkat kapag tiningnan po natin kung sinong karapat-dapat sa Diyos, kung ang Diyos ang puno ng kabutihan, ang mabubuti lamang ang karapat-dapat sa Kanya. Kaya kasunod na tanong kong sinong karapat-dapat, abay ang kasunod pong tanong noon ay mabuti ba ako? Sapagkat ang Diyos na puno ng kabutihan, dapat mabubuti lamang ang lumalapit sa Kanya. Eh bakit tayo naririto? Tayo bang lahat ay mabuti? Nakakatakot po pagka ang inyong saloobin ay, yes, Father, ako po'y mabait. Ako'y mabuti, kaya nga ako nasimba eh. Kaya nga ako naririto eh, dahil ako'y mabuti. Ako'y mabait. Hindi ho katulad ng aking kapitbahay. O, dun pa lamang mali na. Kapagka ang iyong kabutihan ay dahil gusto mong iangat ang iyong sarili kaysa sa iba, sala na. Father, ako ho'y mabuti, kaya nga ho, 1,000 ho ang aking ibibigay mamaya sa limos. Ay yung akin nga hong kapatid ay hindi man lamang nasimba. E di kayo mali. Father, ako ho'y mabuti, ako'y mabait, kaya nga ako'y nasimba, kaya ako'y nagdadasal. Ay bakit hindi mo pa rin kinakausap ang iyong anak? Bakit hanggang ngayon ay hindi mo pa rin pinapansin ang iyong kapitbahay? So anong klaseng kabutihan ang mayroon ka? Kabutihang ikaw lamang ang nakakaalam? Malaki pong hamon ito, mga minamahal. Tingnan ninyo ang kapitan sa mabuting balita. Ang sabi niya, Panginoon, hindi na po karapat-dapat na kayo pumunta pa. Sabihin lamang ninyo't gagaling na ang aking alipin. Ang ipinagdadasal ng kapitan ay ang kanyang alipin. Ang isang mataas na tao na nagiging mabuti sa mga mabababa at mga nangangailangan. Yun ang tunay na kabutihan. Ay tayo po, paano natin sinusukat ang kabutihang mayroon tayo? Dahil ba tayo'y nakakapunta dito? Dahil ba tayo ay nakakapagdasal? Mga minamahal, paalaala sa atin ng pagsisimula ng panahon ng Adbyento at paghahanda sa pagdating ni Jesus, gawin mong karapat-dapat ang iyong puso. Pinaghahandaan natin ang pagsilang ni Jesus sa sabsaban, pero ang unang sabsaban ni Jesus ay ang iyong puso. Paano mo pinaghahandaan ang pagsilang ng Diyos sa sabsaban ng iyong puso? Papasko na ho uli. Baka ito ay 13 na ninyong Pasko na hindi nyo kinakausap ang inyong asawa, o hindi mo pinapansin ang iyong anak, o hindi mo man lang pinupuntahan ang iyong magulang. Next year na ho, Father, sa sunod na Pasko na, baka ho maiibsan-ibsan ang aking galit. Ay kung hindi naabutin ang sunod na Pasko, kailan ka iiyak? Kapag nasa kabaong na, yung wala nang nakakarinig. Diwa ng Pasko, ang kabutihan ng puso. Sabi po ng Aral Batanggen nyo, number 332, ang lokal na katisismo dito sa Batangas.
ang ating mga sakim na pagpapahalaga ay mga hadlang sa pagpasok ng Panginoon sa ating puso. Kapag ka puro ako, kapag puro akin, mali po iyon. Dahil yun ay sakim na pagpapahalaga. Ang diwa ng Pasko at ng paghahanda sa pagdating ni Jesus ay puso na bukas para sa lahat. Katulad po nitong unti-unting iniilawan na korona ng Adbyento, sana unti-unti din tayong nagliliwanag. Habang lumalapit sa Pasko, unti-unting nagliliwanag ang ating puso. Habang dumadami ang liwanag ng korona ng Adbyento, unti-unti din dapat lumiliwanag ang kabutihan ng ating puso. At yun po ang hilingin natin sa banal na misang ito. Kay Jesus na ating tatanggapin sa banal na komunyon mamaya, inyo pong ibulong sa Kanya, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang mapagpakumbabang puso, yung mabuting puso, upang sa aking unti-unting pagnanais na makapiling at mapaghandaan ka, ako po'y unti-unti mong gawing karapat-dapat sa iyo. Yung karapat-dapat na handa ring tumanggap, handa ring kumalinga, handa ring maging mabuti sa aking kapwa. Para po sa mamaghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa pagdating ng buong Diyos, puso'y linisin ang lubos, tuwa't galak isalok sa panalangin mata. Pinsala, propeta siya ng umuna, Daniel ihanda na. Ang lahat po'y magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay, magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ang pinakikinabangan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas sa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi naiba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nakapal,
pupugay sa iyong kadakilan. Dinarakilan ang lahat ang naparito mong anak na siyang nagulat sa bulak sa pilay ay nagpalakad at nakilaway sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatiling nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo,
sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipain tulad sa tukso, at iherya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatiling nakatayo na may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Hanggang kailan kami magtitingin.
Isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Inaasam namin ang iyong pagdatar, ang pag-ahari mo. Aming hinihintay, Jesus, ang hangad na miliwanag mong tunay na siya naming tanglaw sa landas ng buhay. Ang lahat po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang ibabaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, monheng banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos samang. Kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa ilang mga patalasas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit,
hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa po, sa paligid ng ating simbahan, may makikita kayong mga Pilgrims Information Record Book. Ito po'y local at international. Kami po'y nakikiusap sa inyo. Pakilagay ng inyong pangalan at mga ilang detalye. Ito po'y tulong ninyo para sa documentation program at alaala ng inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Para po sa mga OFW o mga foreigners, dun po kayo magsusulat sa record book na para sa mga international foreigners. Ano po, salamat po sa inyong pakikiisa sa gawaing ito. At kami po ay nagpapasalamat sa inyo nitong nakaraang buwan. Tayo po ay nagkaroon ng maraming mga outreach program, lalo na ang ating napamigyan na 250 pamilya sa Virac Catanduanes sa Bicol. Maraming salamat sa inyong mga nakaisa bahagi ng pagdiriwang ng pandaigdigang araw para sa mga dukha. Ang ating sunod na misa, mamayang alas 12 ng tanghali, inaasahan naming inyong pananatilihin ang katahimikan, kalinisan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo. Atin pong isasagawa ang pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos samang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa, paghandaan ng pagsilang ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Napupuri sa may kapal ang buong kalooban.
dahil sa kadakilan ng ginawa niyang tanan sa kanyang kapangyarihan.